Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay ang umagang-umagang banat ni Manay Lolit Solis sa mga fans ni Maine at Alden, pati na rin po kay Maine at kay Alden mismo, no? Walang iba po, no, kundi sa ating lahat din. Kung saan, sinabi nga po niya at pinakakalat po niya, no, sa kanyang 144 something thousand followers sa Instagram, pinagkakalat po niya na, at kinumpara pa po sa mga fans ni Vilma Santos at Nora Honor ang mga Aldab fans na sinasabi po niyang hindi na ganun ka-dedicated. Yan po yung pag-uusapan natin. Sinasabi po niya na pinagsisigawan pa po talaga niya, no, na para daw pong pagkain si Maine at saka si Alden na pinagsawaan na ng mga fans, no? Yan po yung pag-uusapan natin. Kasama na rin po ang nasabi po ni Maine Mendoza na farm na gustong gusto niya, no, na kung matatandaan natin, minsan na rin po itong na-splak sa atin ng isang netizen na nagsasabing may farm nga raw po si Maine at saka si Alden. Syempre, hindi rin natin palalampasin ang mga pangyayari kina Maine at kay Alden sa araw na ito. Sabi naman po sa inyo, wala tayong palalampasin basta't usapang Alden at Maine Mendoza yan. Sagot namin yan para po sa araw ninyo. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin at mga followers natin na patuloy po ang ginagawang pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi po ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanila. At kung nood ka nga ng nood ng ating mga video updates pero hindi ka naman ako subscribe, nako, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina lang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Mercedes Amoyo. Sabi niya, ito lang ang isa-isip ng mga politikong trapo. Kahit sabihin ng panina Soto at ng kampo ni Ebak na endorso sila ng Aldab, ito ang tandaan nyo, no? Mahal namin ang Aldab bilang ADN at followers ng Aldab pero never naming iboboto ang Pisot o ang Soto at kampo Ebak. Pagdating sa bansang Pilipinas, hindi namin papayagan na balasubasin ng kampo Soto at Ebak ang ating bansa. Tandaan nitong mga politikong pulpol na hindi namin sila iboboto dahil lang mahal namin ang Aldab. In other words, separated ang pag-idolize namin sa Aldab at politika. Tae kayo sa amin. Si Maine at Alden na rin po kasi ang nagsabi, Miss Mercedes Amoyo, no, na never po silang makikialam at makikisaw-saw sa politika. Pero sila nang sila po ang tinatakbuhan ng mga politikong ito, no? Kaya kung para dun sa mga nagsasabi na iboto po si ganito, iboto si ganyan, kasi kaibigan sila ni Maine at saka ni Alden, ibang usapan na po yun. May utak po ang mga voters natin. Hindi sila paloloko. Let them vote kung sino ang tingin nilang karapat-dapat. Okay? At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Ginoong Ruben Sikat. Sabi niya, alam mo Mr. Pinas, kahit anong gawing panggagamit ni Baklang Panot kay Maine, wala siyang makukuhang boto, lalo lang siyang babagsak sa ginagawa niya. Katulad ni Maine, pag dumikit sa kanya ang Baklang Panot na yan, bumababa ang rating ni Maine. Binoboycott na mga ADN dahil galit sila sa Baklang Panot na yan. Sino ka man, menggalu ka, no? Wala kayong makukuhang suporta sa ADN. Aldab lang kami, hindi namin iiwan hanggang dulo. Wala kaming bayad sa pagsuporta sa dalawa. Makita lang naming magkasama yan, masaya na kami. Mga OSF Mainers are Maine, walang pusong GMA it Bulaga. Daddy's girl, magsama-sama na kayo. Hindi ninyo kaya ang fandom ng Aldab. Babagsak kayo sa mga ginagawa nyo na yan, karma ninyo. Tama kayo, ginoong Ruben Sikat, no? Ang malubha pa po sa sitwasyong ito, oras na magdidikit po si Mr. Spotted kay Maine, pati po si Maine talaga, ay yan nadadamay po sa kamalasang hatid niya. Diba, nananahimik po yung isa, nagtatrabaho po yung isa ng marangal. Gamit sila ng gamit, hindi marunong gumawa ng sariling paraan ng walang ibang ginagamit na tao. Salamat po sa comments at stay healthy po.
At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Ginoong Brian M. Pabustan. Sabi niya rito, usapang totoo lang. Once na magsawa ang tao kay Maine at Alden, or sila ay mamahinga na, yung mga nanggagamit sa kanila, wala man lang ibibigay na kahit konting simpatya sa kanila. Puro pakinabang lang ang habol ng mga ito. Kaya nga minsan sinasabi ko na tumigil na sa showbiz itong si Maine at Alden. Quite while they are ahead. Pero naiintindihan ko kailangan nilang mag-ipon na natumbok mo Ginoong Brian Pawustan. Kita nga natin, 'di ba? Yung mga galit kay Maine Mendoza na dating binabash po siya dahil po alam niyo 'yun, no? Dahil wala nang mapagkakitaan eh. Kaya ayan na po sila. Magugulat ka, pinupuri na nila bigla si Maine Mendoza para may makinig sa kanila at para may magbasa ng mga sinusulat nila about Maine Mendoza. Bato-bato sa langit ang tamaan kamatis na ilong ni Lucifer Maine. And I agree, kailangan nilang mag-ipon, no? Dahil darating ang araw na wala talaga sa telebisyon. Wala na talaga sa telebisyon si Maine at saka si Alden. Hindi naman kasi permanente yan, ano? Salamat po sa comments and realizations ninyo, Ginoo. Mag-ingat po palagi at panatiliing healthy ang pangangatawan at ang isipan. Ngayong araw nga po, proud na proud kami sa lahat ng all the fans na nagtulong-tulong para po sa sponsorship ng ADN Scholarship Drive. Nagbunga na po ito dahil may mga estudyante na pong naka-enroll para sa school year 2021-2022. Ganun po sila ka-transparent sa mga itunutulong po natin sa kanila. They let us know what's happening na po, no, sa mga naitulong natin. Congratulations po! Usahan niyo po na hindi mawawala ang aming taus-pusong pagsuporta. At may nagsend na naman po sa ating larawan na isang proweba po, no, na ang laki pala ng bayaran nila, no, na hindi namin maipakita dahil may mga pangalan pong involved sa usapan. Kung saan 250 to 300,000 pesos, no? 250 to 300,000 pesos ng isang admin, ano, ng social media, basta't sikat na sikat po, ha, para lang po maging bashers ni Maine at saka ni Alden. Hindi namin mawari kung bakit kailangan nilang gumawa ng ganyang bagay, kung bakit kailangan nilang gumastos ng ganyan just to totally separate Maine and Alden, no? Para lang masira yung dalawa. Yung halaga na yan, sana itinulong nyo na lang po yan sa mga apektado ng pandemya, lalo na po at mag-e-ECQ na naman, di ba? Sana na-realize niyan. At nakakatuwa lang, sa interview ni Maine Mendoza, nabanggit niya yung farm na nais niyang taniman ng kamatis at mangga. Dati na po yan naibalita ng ibang mga Aldab admin, no? Kaya nakakatuwa dahil yun at yun pa rin po talaga, hindi nagbabago, no? At wag na nating patagalin pa. Sa Manay Lolit Solis po ay mayroon pong 144,000 followers sa kanyang Instagram account. Kaya panay ang write-up niya para makapang-impluensya ng ibang mga followers niya. Kaninang umaga lang po, no, isang banat na naman po ang binitawan niya kina Maine, Alden, at ang buong Aldab Nation. Okay? Ikinumparo po niya sa pagkain si Maine at saka si Alden na ngayon po ay gustong-gusto raw, bukas ay iba na ang gusto. Nabanggit din po niya na pinagsawaan na ng mga fans si Maine at saka si Alden. Sinubukan niyang, alam niyo yun, magpakatalinhaga sa mga sinabi niya, pero napakababaw pa rin po ng mga sinabi niya at yun po ang nais niyang tumbukin. Pinagsawaan na si Maine at saka si Alden, kaya ang mga fans, no, eh hindi na raw po dedicated tulad noon at kukonti na lang daw po. Sabi po, ang dagdag pa nga po niya sa huli ay harapin na lang daw po muna ang iba dahil pandemic. Yan po yung kanyang solusyon sa kanyang mga pinagsasabi. Hindi ko alam kung may blood clotting or brain aneurysm po itong si Manay, no? Dahil patuloy po ang pagbubulag-bulagan niya at pag-impluensya sa mga wala namang alam na fans ni Maine at saka ni Alden, ano, yung mga baguhang fans pa lang. Para sabihin ko sa'yo, tama yung mga nasa comment section ng IG post mo. Kung if you have time, magbasa po kayo doon, ano? Ngayon ay 2021 na, pero wala pa rin pong proyekto si Maine at saka si Alden na magkasama po sila. Tapos sasabihin mo, pinagsawaan na sila ng mga fans at konti na lang ang fans nila. Ito yung manunulat na gagawin ka talagang bobo. Okay? Gagawin ka talagang bobo. Sorry sa word ko, pero yun yung katotohanan. Hindi binigyan ng proyekto. Pilit na pinaglalayo, nililink kung kani-kanino, tapos sasabihin mo pinagsawaan ng mga fans. No? You can invite me as a lecturer mo para maintindihan mo ang definition ng pinagsawaan. Sabi nga sa inyo, no, mas malala pa sa bulag ang mga nagbubulag-bulagan.
mas malala pa ang bingi. Mas malala pa sa bingi ang mga nagbibingi-bingihan. Ginagawa lang po nila 'yan para po manguto at magpapansin, no? Para i-demolish ang Aldab fans, ang Aldab Nation. Pag malaki mo yung 3,000 tweets tapos trending na 'yon para sa inyo. Tapos 'yun ang ibabalita nyo. Baka sampalin kayo ng mga ADN ng daan-daang lilibuhing tweets, no? Nila nang alam niyo nang magising kayo sa katotohanan. Ayoko nang magsayang ng laway dito kay Manay. Ikwento mo na lang 'yan sa pagong, baka may makinig pa sa iyo. Kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang, pag-usapan natin 'yan ng may respeto sa isa't isa. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.